So ayan, welcome back to my channel, guys. So ngayon naman po ay gagawa tayo ngayon ng maha mugo. Noong nakaraan, gumawa tayo ng maha na corn kernel ang ginamit natin. And then gumamit din tayo noong nakaraan ng cheese. So ngayon naman ay gagawa tayo ng maha mugo. So instead na corn kernel ang gagamitin natin, so gagamit tayo ngayon ng mugo, okay? So ito po yung ating mga sangkap. So 1 cup sugar, white sugar, 1 cup ng evaporated milk, 1 cup ng condensed milk, 390 grams, and then 1 cup ng munggo. Ito yun, yun yung minatamis na munggo na bili ko siya sa palengke na gawa na siya. Ang bili ko po sa kanya ay 30 pesos. And then 200 grams ng cornstarch. And then gagamit din tayo ng 3 cups ng coconut milk. And then water, 3 cups din ng water. So tara, simulan na natin ang paggawa ng maha munggo. So, ito natin ilalagay yung ating mixture. Okay, to start with, unahin natin tong sugar. So, 1 cup ng white granulated sugar. Ilalagay na rin natin itong 1 can ng evaporated milk. And then, 1 can ng condensed milk. Ilalagay na rin natin itong ating munggo. So, na-drain ko na po siya. Tinanggal ko na yung sabaw. Maglalagay tayo ng 1 cup ng water. 3 cups ng coconut milk. 1, 2, and 3. So, isasalang na natin siya sa kanan. Before I forgot, ito yung ating cornstarch. 200 grams. Lalagyan ko siya ng 2 cups ng tubig. Bali, 1 cup dun sa ating ano kanina mixture. Ito naman, 2 cups. So, dito yung 1 cup ng tubig, and then dito yung 2 cups. Okay? So, isasalang na natin siya sa kalat. So, bali, tuloy-tuloy lang po ang paghahalo natin para hindi po mamuo yung ating gata. Okay, so yan guys, kumukulo na nga yung ating mixture. So, ilalagay na natin dito yung ating tinunaw na cornstarch. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Continuous lang ang paghahalo. At medyo hinaan natin yung apoy ng konti. Kasi mabilis po siyang mamuo. Ayan guys, smooth na smooth ang ating maha blanca. Parilutun lang natin ito ng mga 3 to 5 minutes. Okay, so ayan guys, pwede na to. Kainan natin ang apoy. So, isasali natin ito sa isang lalagyan habang mainit pa. Kasi mabilis lang po siyang tumigas. O mabilis lang siyang mag-set. Kailangan isali niyo po siya habang mainit pa para hindi kayo maabutan ng pagtigas niya. So, antay lang natin ito na mag-cool down o lumamig, and then ilalagay po natin ito sa refrigerator para lumamig po siya or ma-chill po siya dahil mas masarap po ang maha blanca kapag ito ay malamig. Okay, so ito na nga yung ating maha blanca after natin itong ma-chill sa ating refrigerator. And then, ito pa po yung isa. And then, i-unmold na po natin ito. Ito,
Ang ganda-ganda niya, guys. Sun mold natin. So, nakita nyo naman, guys, kung gaano siya ka-firm. Firm siya at the same time, smooth. Okay? Ayan po ang ating mahamunggo. Nagwiwiggle siya at smooth na smooth. So, ayan. So, try nyo na rin pong gumawa nito, guys. Pwedeng-pwede po itong gawing pang negosyo at swak na swak sa mga handaan at anumang okasyon. So, ayan po. Sana po nagustuhan nyo ang aking recipe. Try nyo na rin gumawa nito. Thank you for watching. Bye!